Hindi daw po makakasuhan si Go Wapping ng espionage sapagkat totoo naman, ang batas po kasi natin ay makaluma na. Ako po ay hindi abogado pero ako po ay criminologist at nagtuturo din po sa aming profesyon ng mga usaping batas pagdating po sa criminal acts. At alam naman po natin na ang espionage ay nakukumit lamang sa panahon po ng gera kung saan ang ating bansa ay involved. At ngayon naman po ay wala pong gera. Panahon po ng kapayapaan, kaya definitely ang acts of espionage ay hindi po mapaparusahan kung ito po ay ginawa sa kasalukuyan. Ngayon, pakinggan muna natin ang naging pahayag dyan nito pong si Secretary Gibo Teodoro. Hindi makakasuhaan si Go Wapling o Alice Go sa ilalim ng espionage law kahit na mapatunayang totoo ang aligasyon sa kanya bilang Chinese spy sa Pilipinas. Ayon kasi sa batas, umiira lang ito sa panahon ng gera. Kaya naman, Gate of Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., kailangan na ito maamyendahan para mapanagot. Sayang si Secretary Gibo Teodoro, no? Hindi nabigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na maging senador. Kaya tingin ko, mukhang kinukonsidera na talaga ni Secretary Gibo Teodoro na hindi siya mananalo sa national election ngayong 2025, kaya marahil hindi na siya nag-intend muna na tumakbo sa pagkasenador. But we are hoping na by 2028, bata pa naman po siya, muli niya po sanang ikonsidera ang pagtakbo sa national election. At by then, sana suportahan po natin at ipanalo ang kanyang magiging kandidatura kung sakasakaling siya po ay kakandidato sa pagkasenador or even sa mas mataas na posisyon para sa ating gobyerno. Ang mga mapatutunayang nag-e-espiya sa bansa. So, call to action din, alam na naman ang ating mga mambabatas na agaran nilang amendahan yung espionage law para maparusahan at makakilos ang gobyerno ng tama. I do not know kung ito po yung pinaka-latest na batas pagdating po sa espionage law. Pero kung ito po ang pagbabasihan natin ay Commonwealth Act No. 616 dated June 4, 1941 pa. Mahaba po ang teksto ng batas na ito pero ang simply, for our simple understanding mga tol, ganito lang naman yon. Lahat ng mga binanggit po dito sa batas na ito, katulad po nung sinasabi ni Secretary Gibo Teodoro, ay hindi maaaring maganap sa kasalukuyan at maparusahan dahil ito po ay mangyayari lamang kung ang Pilipinas ay nasa panahon po ng pakikipaggera sa ibang bansa. At alam naman natin na sa ngayon, wala pong gera tayong kinabibilangan, kaya no one could be held criminally liable for espionage under our present law. At tama po yung sinasabi po dito nitong si Secretary Teodoro na dapat sa pamamagitan po ng isinasagawang hearing ng both houses, Senate of the Philippines and House of Representatives, makabuo po sila ng panibagong batas na magpaparusa sa sinuman na kahit panahon po ng kapayapaan, kapag sila po ay gumawa ng pang-iispiya sa ating bansa, ay pwede po silang maparusahan. Para sumpuin ito, ang mahalaga ngayon, parusahan natin ang espionage sa panahon ng peace. Kasi ang espionage law sa Pilipinas ay epektibo lamang during times of war. Balita! Yan nga po, ano? Epektibo lamang po ito sa panahon ng gera. Pero bakit ba nagkaroon na naman ng mga ganitong issue? Kasi sa latest po na hearing ng Quadcom, napikon po itong si Go Wapping ng ito pong si Congressman Almario at iba pang mga kongresista, lalo na si Congresswoman Migs Nograles, ay sinasabihan po siyang espiya. Hindi na po na-maintain itong si Go Wapping ang kanyang pagiging kalmado sa lahat ng mga hearing na napanood po natin dito. Pikon na pikon po siya. O balikan po natin at pakinggan na ang nangyaring hearing na yan kamakailan lamang. So Mr. Chair, I'd like to point out to this committee that even if we have been making our own researches, pulling up our own inquiries, this is another source from a completely different party and is unrelated to what we do. Pero nagkataon
that the person by the person named Sheikh Ailum, who si Xie Zhijiang trusted with the encrypted files, showed to Al Jazeera that there is a dossier confirming that there are Chinese spies all over, at least in this case, Myanmar, but here also in the Philippines, and undoubtedly shows Go Huaping in the picture where she was born, even her mother, and the name of Lin Wenyi. Mr. Chair, again, we were told, kanina nagtanong tayo kung lumaki ba si Ma'am Alice dito sa Pilipinas, kung dito ba siya ipinanganak, kung Pilipino ba yung mga magulang niya. She first said na dito daw siya lumaki, which is false. Because paano malalaman or ma-identify ng mga tao doon mismo sa address sa Fujian na nakilala nila si Alice Go o Go Huaping? Ang worry ko kasi dito mga tol, before pa na lumabas ang dossier na ito at ito pong tycoon na si Xinjiang, eh publicly available na po itong information na ito eh. Yung pagbati sa kanya ng people of Fujian, eh nakita na po natin sa internet ito simula nung lumabas yung issue kay Alice Guo. Kaya I do not know kung magiging sapat na basihan ba itong ipinepresenta ng mga senador, particular yung kinuha po nilang documentary film mula po sa Al Jazeera news media. Anyway, tuloy natin ang pakikinig dito. As anak ni Lin Wenyi, nung pinakita nila yung picture ni Go Huaping sa kanila. Number two, tinanong natin kung saan ba siya ipinanganak. Eh nakita na nga. Doon mismo, she left daw late of 2002. Sabi pa ng mga tao na in-interview ng Al Jazeera doon mismo sa Fujian. And might we take note, Mr. Chair, na sa video, nung pinuntahan nila yung address na nakalagay sa dossier, sa encrypted dossier, is a local office ng Communist Party of China. So, Mr. Chair, I think this in itself it speaks volumes na. No? Again, nakakainis na time and time again, dinideny ni Go Huaping lahat ng mga questions na tinatanong namin sa kanya. Okay, again, let me ask, Go Huaping, kilala mo ba si Xie Zhijiang? Yes or no? Your Honor, yung Xie Zhijiang na sinasabi... Ay, sumagot siya. Di ibig sabihin si Go Huaping talaga siya. Eh, kasi kung ako, total, ikinulong nyo na ako, may mga kaso na ako at naninindigan naman ako na ako'y hindi si Go Huaping, kung hindi Alice Go. Hindi ako sasagot dyan. Oh, sa totoo lang, hindi naman siya pwedeng patayin dyan ng mga kongresista at ng mga senador eh. Di ba naninindigan si Go Huaping na siya si Alice Go? Eh bakit siya sumasagot pag tinatanong si Go Huaping? Kaya niloloko talaga tayo nitong Chinese national na ito eh, na si Go Huaping. Kaya sana, sa kabila ng panluloko na yan na ginagawa ni Go Huaping sa ating mga Pilipino, eh makabuo itong mga mambabatas na ito ng batas na talagang puprotekta sa atin at hindi na mauulit ang mga ganitong pangyayari. Biruin mo, nang i-espiya kung totoo ang sinasabi ng mga kongresista na ito tapos hindi naman siya pwedeng parusahan dahil walang batas na nagpaparusa sa bagay na ito. Meron kasing principle sa criminal law, mga tol, na ito, alam ito ng mga, syempre, ng mga abogado, ng mga nag-aaral sa batas, pati kami mga criminologist, na merong tinatawag na nullum crimen, nulla poena sine lege. Ang ibig pong sabihin nito, sa madaling paliwanag na lamang, hindi mo pwedeng parusahan ang isang tao sa mga kanyang sinabi o ginawa kung wala pong batas na nagpaparusa para dito nung panahon na ito'y kanyang sinabi at ginawa. Ganun lamang po kasimple ang principle ng applications po ng batas at kaparusahan para dito. Kapag ka walang batas na nagpaparusa, hindi mo mapaparusahan ang isang tao. At ganun ang nangyayari ngayon
Sa paniniwala ng mga kongresista, siya yung nangiespiya pero hindi siya pwedeng parusahan. Buti na lamang, meron po siyang ibang mga kinakaharap na kaso kung saan siya ay maaaring maparusahan at ito ay life imprisonment dahil qualified human trafficking ang kanyang kinakaharap sa kasalukuyan. Pinyo po, yan po ba yung pinakita niyo po kanina sa akin sa picture? Correct. Hindi ko po siya kilala at sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po sila kilala. Diba, nagagalit na siya, no? Gusto niya kaagad gantihan, idemanda. Hindi naman sabi ni Congressman Alamario, hindi maididemanda dahil nakakulong daw po sa Thailand yung tao. Hindi natin madidemanda, Ms. Alice, dahil kasi he's in jail in Thailand. And the reason why he's speaking the truth now is because as he was saying that then in the video, although hindi lang pinakita dito, is that he is also being illegally detained daw, sabi niya. Kaya sa galit niya, he wants to speak also the truth out to the world na iniipit na rin siya ng Chinese Ministry of State Security. So, what does he have to lose? That's why nga sinabi nga niya sa inyo, Ms. Go Huaping, na tell the truth. Don't fall to the same mistakes that he has done. Kasi nga, he also fears for your life. Remember, nung Senate hearing, na you mentioned na you didn't want to name names because you feared for your life. And because of that, the Senate granted you security and asylum within the PNP's compound. Ngayon, na nag-executive session na kayo, sabi ng Senate na there was nothing to go about except for one name na hindi pa din namin alam. But if we look at it, there is no doubt, kitang-kita na, hindi na galing mismo dito sa Quadcom, pero in an international company that tries, whose job is to search for the truth worldwide. So, Mr. Chair, matagal na pong issue yung Okada scandal, ah. Nagsalita na po dyan si Speaker Martin Romualdez back then. At alam naman natin na ang katotohanan sa Okada scandal ay personal pong motivation ng taong nagsisiwalat po nito. Sinasabi na yung taong nagsiwalat sa sinasabing scandal na yan ay mismong sangkot sa panluloko o fraud. Kaya I believe wag na po natin yung balikan pa sapagkat wala na rin po iyang kaugnayan sa ngayon, ano? Dahil unang-una si Speaker Martin Romualdez hindi naman po tatakbo sa pagka-senador. Kung ginagawa nilang siraan si Speaker Martin Romualdez, di gawin lang nila. Hindi naman nila masisiraan yung tao dahil patuloy lamang naman ito nagtatrabaho bilang Speaker of the House. I'd like to submit this video na this is confirmation that what we've been trying to unearth here, marami na din dyan na nakikita din that corroborates not from us but from other parties as well. Which also means that this Quadcom should also be the avenue for which other people should also go to us to reveal more of the truth kasi kailangan din natin yung kumpletong katotohanan. Which is why this is an open call to action, Mr. Chair. Sa lahat ng mga nanonood ng Quad Committee meetings natin, na kung may alam kayo, lalo na nakakatulong ito sa pagtingin, sa pagkuha ng katotohanan. Tama po. Pwede naman pong kasuhan ng taong nagsisinungaling. Alam po ninyo, ang perjury naman, maliit na kaso na lamang po sa ngayon yan kung ikukumpara sa kinakaharap na kaso ni Go Huaping. Kaya kahit wag na pong kasuhan ng perjury ito, basta makonvict lamang ito sa qualified human trafficking, okay na okay na. Totohanan, please come forward. Kasi this is national security also at stake. She's been denying na may kilala siya, na ultimo, sinasabi niya na ilang beses na siya tinawagan para humingi ng campaign funds. Kung hindi niya alam yun, or if he was saying, kung hindi niya, if it wasn't even in the same timeline, then he wouldn't have said that. Diba? Timing. Elections natin, doon rin siya, tumakbo din siya, humingi siya na tulong. It all adds up. It all lines up. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video. Alam nyo, nakakatawa, no? Kasi si Alice Goo, yung seryosong krimen na inaakusa sa kanya, hindi siya masyadong apektado. Samantalang itong espionage na hindi naman siya makakasuhan, apektadong apektado siya. Kung walang katotohanan ang inaakusa sa iyo, 'di ba dapat 'di ka masyadong magpa-apekto.
Eh dito, apektadong apektado siya. To the committee. And I hope na people really try it this time, na mas marami pa na will come forward to speak truth to this matter. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Almario. So, before... Payag kaya si Alice kung siya ay ipa-deport? Eh, hindi po papayag yan kasi mabigat po ang kakaharapin niyang problema sa China. Saka ang punto nga po kasi, paano po siya ipapa-deport kung wala naman pong tatanggap na bansa sa kanya dahil ang sinasabi niya, siya po ay Pilipino. No, yun ang isa sa mga problema ngayon. Dapat mapatunayan na siya talaga ay Chinese, which is, yun din naman ang sinasabi ng mga dokumento para sa kanya. Pero ang malaking katanungan, kung tatanggapin ba siya ng China? We recognize the next interpolator. May tanong lang ako kay Ms. Gowaping. So hindi mo kilala yun, ano? Sabi ni Perlita Rivera, I don't understand top one. Bakit may abogado yung Pilipino pusa na i-deport na parang walang gulo? Ay ganito po kasi lahat po ng akusado may karapatan po to counsel. Karapatan po yan na nakatadhana sa ating pinakamataas na batas ang ating konstitusyon. Kung babasahin po ninyo ang Article 3, Section 14, The Rights of the Accused. Tingnan natin na 1987 Constitution. Baka mali yung pagkakatanda ko eh. Article 3, Bill of Rights, nakalagay po dito sa Section 14 po nito ang mga sumusunod. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. At bahagi po ng due process of law ang karapatan sa abogado. In all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved, and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel. Nakukuha po ninyo? Kaya meron po siyang abogado. Hindi po pwedeng ipagkait po iyan ng ating gobyerno dahil fundamental rights po iyan ng sinumang individual dito po sa Pilipinas. Your Honor, unfair naman po para sa akin. Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely. Never po ako humingi ng campaign fund during my campaign period. At nung video na pinakita po ni Congressman Chino po kanina, hindi ko po siya kilala. At gusto ko rin po na iparating sa lahat ng kababayan ko at buong Pilipinas na rin po. Mahal ko pang Pilipinas. Kasi nabanggit dun sa video na you're probably a spy. Hindi po ako spy. So hindi ka spy. Totally po, hindi po ako spy. Hindi ikaw yung nasa picture. Napinti ko na siya, no? Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture, at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Kasi yung parang pinakita niyang dokumento, I don't know if that is a birth certificate from China, it clearly shows a picture that resembles your feature. Diba? So, one. Two, pangalan mo, yung Gowaping. Tapos yung place of birth mo, nakalagay daw doon. Nakalagay, China eh, di ba? So, how will you now tell us and convince the Filipino people na ikaw ay hindi spy at ikaw ay hindi involved dito sa Pogo? Your Honor, I think our government agencies can prove din sa darating ng araw na hindi po ako spy dahil hindi naman po talaga ako spy. Secondly, yung tao po na nasa video po kanina, I'll find way para... Mali ka, Alice Goo o Gowaping, ano? Hindi po gobyerno ang magpuprove na hindi ka spy. Ha? Ipuprove ng gobyerno na... sa pamamagitan ng mga dokumentong nakita sa iyo, partikular ang ating legislatura, ikaw ay isang spy. At pasalamat ka na lamang at wala pong batas na nagpaparusa para diyan sa kasalukuyan. At dahil sa punto na yon, lilikha ang mga mambabatas ng batas na magpaparusa sa hinaharap para sa mga taong katulad mo. O, i-correct lang natin ha, utusan mo pa ang gobyernong ito para i-prove na hindi ka spy. Ipuprove ng gobyernong ito na spy ka. At dahil doon, dapat sila lumikha ng batas. Dapat yun ang maging malinaw para sa ating lahat. Hindi ko po alam kung paano, pero I'll talk to my lawyer, especially the network, magdidemanda po ako. Magdidemanda okay, pa daw siya. Thank you. The next interpolator is Congresswoman Migs Nograles.
You're recognized. Thank you, Mr. Minutes. Chair. Before that, sorry, Ms. Alice. Pwede naman, correlation, ano, kung sa tingin ni Speaker Martin Romualdez na lalapas tangan ang kanyang karapatan, pero tingin ko di papatulan ni Speaker Martin Romualdez yun. Kasi bahagi lang pamumuliti kayo ni. Ms. Go, you said you will file a case against this Sheji Zian, and you said you will tell the network. Anong network to? Per my record po, kung di po ako nagkakamali, Al-Jazeera Network, yung nakita ko po kanina. Pero babalikan ko po kung tama po yung naisulat ko po, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, I'll go back to some questions in relation to the video. Alam po ninyo, mga tol, nais po siguro nating ipa-deport si Alice Go. Pero dapat maunawaan po natin na ang isang taong nandito sa Pilipinas na foreign national, kapag ito po ay lumabag ng batas po natin, hindi po basically ipapadeport ang mga yan. Kailangan muna nilang maparusahan ng naaayon po sa kaparusahan na itinatadhana ng ating batas. Thereafter, kapag ka na-serve na po nila yung kaparusahan, eh saka lamang po sila pwedeng i-deport. Kaya unahin muna nating pangarapin o naisin na maparusahan sa lalong madaling panahon si Go Wapping, at kung sakaling matapos niya ang sentensya sa kanya, saka lamang siya pwedeng i-deport. But I doubt it na mangyayari yon, dahil ang nag-aantay po dito ay multiple counts of qualified human trafficking. At kaparusahan po niyan ay multiple counts din ng life of imprisonment. Kaya during her lifetime, mabubulok talaga ito saka sa bilangguan, at malabo na pong mangyari yung deportation. Ang focus po natin, yung trial na kanyang kakaharapin, at sana eventually makonvict po siya doon sa lalong madaling panahon para maparusahan na talaga itong si Go Wapping. Yo, so again, Ms. Alice Go, Mr. Chair, you are denying that you are Chinese spy. Hindi po ako Chinese spy. Well, Mr. Chair, wala naman atang spiya na mag-aamin na spiya siya. No. So it really begs the question. But anyway, alam nyo ba, Ms. Go, na itong si Xie Zijiang na umamin na Chinese spy siya, na sinabi naman niya, kilala ka niya, ay inamin niya na dito siya na-recruit sa Pilipinas? How many years po? Life imprisonment, literal po yung habang buhay. Kasi dalawa po ang kaparusahan sa capital offense po natin eh. Yung reklusyon perpetua o pagkakakulong po ng 20 years and 1 day to 40 years, ito po ang kaparusahang pinakamataas sa lahat ng paglabag na nakatakda sa batas na nasusulat, yung revised penal code. At yung mga special laws po providing for highest penalty na life imprisonment, literal po yun habang buhay. Kaya hindi po yan makakalabas. Lalo po ngayon, wala pong parol na tinatawag. Kasi by effect, yung death penalty is prohibited sa ngayon. But ang epekto nun, wala pong posibilidad na makapagparol ang mga taong naparusahan ng reklusyon perpetua. And more so, syempre, ang life imprisonment. Your Honor, I cannot answer your question dahil hindi ko po siya kilala. So, to put on record, Mr. Chair, this video showed, mahaba kasi ito, it's an excerpt of the video, na inamin niya na recruited siya dito sa Pilipinas. In fact, ganun show lang na nagpakita siya ng picture na nandito siya sa Pilipinas. I think it's one of the recruiters. Kung pwede lang natin mapakita yung picture na yun. Ito ang may posibilidad na mangyari. Pagka makabalik ang mga Duterte sa kulungan, sana makulong sila, sa kapangyarihan, eh malamang sa malamang, lahat ng mga pinag-uusapan natin na ito, mababaliwala. Kasi alam naman natin kung gaano kadikit ang mga ito sa mga Duterte. Okay, sa akin ba may problema o sa kanila? So ito, wala kang kilala dito? Sa tatlo po, ni isa po wala pong kakilala, Your Honor. So, ito, nandito si Xie Zijiang, when he was saying, Mr. Chair, na dito siya na-recruit sa Pilipinas as a spy. Baka iisa lang pala ang nagre-recruit sa kanila, hindi natin alam, no? And again,
babalik natin doon sa picture na pinakita sa video. Yung next slide, please. And again, you confirm this is not you, Miss Alice Go? Your Honor, hindi po ako yan. This is not you. Okay. Ang katanungan ko, Miss God, was you saying that hindi mo kilala at dedemanda mo. Ano naman mabe-benefit din nitong si Sheji Jack? Christmas lang ang mayroong parol. Totoo naman yan, Kuya Froilan Solis. To name you. Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya pa yung naglabas ng video, so siya po nakakalam ano. Utusan mo pa si Congresswoman Mix Nograles. Nagtiting tong go-wapping na to. Tinatanong ka, sumagot ka. Ano? Bakit mo iuutos yung isang bagay na alam mo naman na hindi gagawin itong kongresista? Nagtatanong siya ng maayos sa'yo, tapos ikaw pa yung magsusuggestion at uutusan. It's better for you to ask him. Kakaiba tong go-wapping na to. Nung makakapag-benefit po sa kanya, definitely hindi pa ako spy. Okay. Relax ka lang. Tama. Relax ka. Bakit ka galit? Kasi po, ganun ni po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas. Pilipino po ako. Hindi po ako spy. We. Okay. Relax lang. Sira ulo tong tao na ito. Niloloko niya ang taong bayan. Diba? Imposible. Na kung ikaw, Pilipino ka, at kung talagang dito ka lumaki sa Pilipinas, alam mo dapat ang naging kabataan mo. Eh, wala siyang maikwento. Ako, tandang-tanda ako nung bata ako. Baha sa amin sa Pasig, sa may barangay San Miguel. Mahilig ako maglaro sa baha. Ano, malinis pa nung mga panahong iyon ang baha at ilog. Natuto akong lumangoy sa pamamagitan ng pagbaha. Mahilig akong mangangkong sa edad na 6 na taon, nangangangkong na ako, namimitas na ako ng kangkong, tumutulong na ako sa aking mga magulang sa pagdadarang ng dahon ng saging, sa paggawa ng suman. Hindi ako mahilig makipaglaro sa mga kapwa ko bata. Ang layunin ko lagi pag ako'y naglalaro, kumita ng pera. Ganun ako nung bata ako, mga tol. Hindi ako mahilig sa pakikipagsalamuha sa ibang mga bata. Meron akong inferiority complex nung mga panahong iyon na parang ang tingin ko sa sarili ko nung bata ako, mababa ako kumpara sa ibang mga bata. Kaya ang gagawin ko na lamang, yung panahon ko, itutulong ko sa mga magulang ko. Ang laro ko, hanap buhay. Nangangalakal ako ng bakal, ng mga plastic, ng mga karton. Sumasama ako sa aking mga magulang sa pagtitinda. Oh, yan, yung mga alaala ng kabataan ko sa edad na 6 na taon hanggang ako'y nagka-edad kahit paano. Natatandaan ko yun. Pero itong si Go Wapping, walang matandaan. Imposible, di ba? Kaya napakasinungaling talaga nitong Go Wapping. Relax ka lang, di ba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Right? So, you categorically will keep denying what Shezi Zhang is saying. He mentions na pinanganak ka sa Fujian, China. Oy, and by the way, ang isa pa sa mga parang hindi katanggap-tanggap ngayon dito, maaari daw pong tanggapin pa rin ang certificate ng COMELEC, ang certificate of candidacy na ipapile nitong si Go Wapping kung sakaling tatakbo ito muli sa pagka-mayor ng Bamban. Pero sabi naman ni COMELEC chairperson George Garcia, ibang usapin naman kung ito po'y hahayaan nilang makatakbo sa halalan. Ang pagtanggap ng COC ay given, pero yung paglalagak nito, particular sa balota, ay hindi naman ibig sabihin automatic agad. Kaya sana, ganun pa man, makasigurado tayo na ito talaga ay hindi makatakbo sa halalan. Dahil winawalang hiya ng tao na ito ang demokratikong proseso ng paghalal ng ating mga kababayan, particular sa local elective position. Pero mo, isang Chinese national na nagngangalang Go Wapping, ang fingerprint ay isang exact science. Ha? Meron po yung principle of infallibility. Ibig sabihin,
ito po ay hindi magiging parehas sa sino mang nabubuhay na tao sa mundo. Ang probability ng similarity ng fingerprint ay nasa 1 out of 64 billion ratio. Eh ilan lamang pong bilyong meron tao sa mundo ngayon? 8 billion lamang tayo. Kaya definitely kapag ka ang fingerprint mo ay nagparehas, hindi maikakaila na ang specimen na ito na merong fingerprint na isang tao at fingerprint ng isang tao na ito ay iisang tao lamang. At ganon itong si Go Wapping. Kaya wag niya nang lokohin ang mga Pilipino at paninindigan pa na siya po'y si Alice Go at hindi po Go Wapping. Na nanay mo si Lin Wenyi. Correct. Allegations po niya yun, Your Honor. And who is Lin Wenyi? Your Honor, Lin Wenyi is a partner of my father. Anyways, ang punto lang naman natin, mga tol, kung bakit mo natin pinag-usapan ulit ito is i-call out ang attention ng Kongreso na bilis-bilisan po nila ang pagsasagawa ng batas na magpaparusa sa sino mang tao na nandito sa Pilipinas na kahit panahon po ng kapayapaan, kapag ito po yung ng espiya, ay dapat maparusahan. Yun lamang ang layunin natin sa programang ito. At bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout pong muli sa inyong lahat at sana suportahan po natin si Secretary Benhur Abalos sa kanyang pagkandidato sa pagkasenador sa darating na May 2025 senatorial election. Shoutout kay Tyra Jerica Jane, Rosalia Bison, kay Mario Austria, sa lahat po ng mga nag-share ng ating live streaming, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.